Okay, isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa Maaksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Okay, ngayon po ay January 4, 2019. Thank God it's Friday. And ako po si Shari Roman. And syempre, habang nasa bakasyon po si Idol Raffy Tulfo and pinapangako naman po niya na by Monday is makakabalik na siya. Syempre, hindi po niya kayo pinabayaan at nag-imbita po siya ng mga special guest co-host. Gaya po ng isang special guest co-host po natin today, si Police Senior Superintendent Rodel Sermonia ng PNP-PCRG. Hello sir, good afternoon sir, and magandang hapon. Magandang hapon sir, and happy new year po. Hello Shari, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng taga-panood, taga-pakinig ng programang Wanted sa Radyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, magandang hapon or umaga or gabi kay Kuya Raffy kung nasan man siya ngayon. Yes, nasa US po. Enjoy your vacation. Nakita ko siya minsan kasi sa Facebook, parang nasa Cancun eh. Yes po. Palipat-lipat sila. Pero ngayon, as of now yata po is sa California na po sila, Idol Raffy. Okay. Okay. General, para po sa mga viewers natin, ano po ba ang nasasakupan po ng PCRG? Ano po ba usually ang inilalapit po sa PCRG, sir? Okay, by the name itself, ano yung Police Community Relations Group, kami po ang tagapag-ugnay ng kapulisan tulay sa ating mga mamamayan. Sa iba't ibang sektor po ng ating komunidad, sektor ng kabataan, kababaihan, sektor ng magsasaka, urban poor, practically or basically lahat po ng sektor ng ating komunidad. Kami po yung nagbi-bridge para nang sa ganon, ang working relationship po ng pamahalaan through the Philippine National Police on law enforcement aspects or peace and order concern ay tuloy-tuloy at maganda ang aming relationship. Okay. Pero usually sir, ano na po ba yung since natapos na po yung 2018, ano po na po ba yung mga na-achieve, yung mga achievements po, yung mga nagawa na po ng PCRG nung recap lang sir, nung 2018 sir. 2018 has been a very fruitful year for the Philippine National Police, particularly po in Police Community Relations Group. Marami po tayo naging programa. Kami po yung operational unit kasi sa pakikipag-ugnayan. Programa sa una, yung police natin caravan. Caravan, binaba po natin ang lahat po ng serbisyo ng Philippine National Police at the very doorstep or sa community. Bumababa po kami sa lahat po ng bayan, syudad, probinsya, kasama ang iba't ibang serbisyo publiko ng Philippine National Police. Oh, okay. Number one dyan, yung gustong-gusto ng tao, yung firearms, licensing, yes, permit to carry, mga LTAP, nandiyan yung neuro, nandiyan yung concern ng motor vehicle clearance, yung medical, dental, and neuro programs ng Philippine National Police. Nandiyan din yung serbisyo para sa mga lisensya ng ating security guards and security agencies. And of course, nandiyan din yung recruitment program natin. One-stop. One-stop shop po talaga. Oh, actually, sir, makakwento ko na din ho. Nung nag-field reporter po ako ni Mr. Tulfo, madalas po kami dyan, sir, lalo na po yung mga pagtulong namin sa mga guard po. Doon na po kami tawag dito, pinapapunta. So actually, kasama namin ang kwan din dyan eh. Yes, sir. May mga media groups din na sumasama during the police natin caravan and non-government organizations and religious sector. Maganda kasi hindi lang PNP ang nakikita mo doon. Yes. Nandun din yung iba't ibang mga corporate partners natin, nagbibigay din ng tulong sa ating mga kababayan. Isa lang yan sa mga maging major programs natin last year. Meron din po tayong programa, yung Global Police Community Relations Program or Partnership. Global, wow, something global. Naikot na po natin ang halos lahat ng kontinente sa buong mundo para i-launch yung Global Police Community Partnership. Ito po ay layunin na mapangalagaan natin, matulungan natin ang more than 10 million Filipinos all over the world. Especially yung ating mga OFW, lalong-lalo na sa mga distress areas kagaya po ng
Saudi Arabia, Middle East, at iba pang panig ng buong mundo. Ang programa po natin ay magkaroon ng isang platform. Mm-hmm. It is actually a social media platform wherein our kababayans can raise their issues and concerns. Mga problema ng mga kamag-anak nila na natatanggap sa abroad, na kailangan aksyonan ng ating mga iba't ibang ahensya dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung peace and order concern ng kanilang mga kamag-anak na naiwan dito sa Pilipinas. Alam natin na napaka-importante yung peace of mind ng ating mga OFW para makapagtrabaho sila ng maayos. Yes, tama sir. Actually sir, ang daming pumupunta po dito sa aming himpilan. May problema po talaga sa... Galing abroad. Yes, lalo na po yung mga inaabuso, minamaltrato mga OFW. Dito rin po sila lumalapit. Yes, yes. And isa rin, sinabi mo yung inaabuso, minamaltrato, ini-strengthen din natin ang ating partnership sa ating mga foreign counterparts sa iba't ibang panig ng buong mundo para nang sa ganon ay mabigyang importansya, mabigyan ng action agad yung mga ganyang problema ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig sa buong mundo. Mm, at least sir, medyo okay-okay at magandang programa ito sir. Ng PCRG. Priority program po ito ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi ang sabi niya na lahat ng ahensya ng ating gobyerno ay kailangan magkaroon ng programa para sa ating OFW. So, in our own little way, the Philippine National Police under the stewardship of Director General Oscar Albayalde ay nagkaroon po kami ng isang humble and simple program para sa ating mga kababayan. Ayun. Palakpakan nga natin direct. Ayan, napakaganda ng mga programa nila, ano, nila General ngayon sa PCRG. Anyway, sir, baka pwede nating i-continue po natin yung ating talks about dyan po sa bagong programa. Anyway, sir, meron dito sa ating sumbong ataksyon. Nandito si Elmer Angeles, Dennis Angeles, at Chairman Bienvenido Junio ng Barangay Tambak, Bayambang, Pangasinan. General, hingi sila ng tulong na maliwanagan dahil siya ay nadadawit sa isang kasong pagpatay sa isang konsehal ng bayan sa Bayambang, Pangasinan at siya ngayon ay natatakot para sa kanyang kaligtasan. Sige, sir. Dennis, magandang hapon sa iyo. Galing pa po kayo ng Pangasinan yan, Bayambang, Pangasinan. Kumusta naman po? Okay naman po, sir. Medyo nanganganib sila general. So merong kayong problema tungkol sa iyong seguridad. Pwede niyo po bang ikwento ano yung saan nagsimula yung problema ninyo at para malaman natin kung paano po tayo makatulong sa inyong kinaharap na problema ngayon. Bali, siya po ang Dennis, sir. Si Dennis. Po, sir. Dennis po, Angeles po, sir. Lapit kayo sa mic, sir. Yeah. Sige, sir. Ano po ba itong, kailan po nangyari itong pagpatay na ito, sir? Yung sinasabing pagpatay na ito? Ito po, ma'am. Hindi ko po alam po ito, ma'am. Okay. Pumunta ako dito po, ma'am. Linimisan ko yung pangalan ko po dito, ma'am. Ito po yung nila sa akin po, ma'am. Tinignan ko lang ito po, ma'am. Ito po yung papel po, ma'am. Sa Facebook po ito po, ma'am. Pero wala kang subpoena na natanggap? Wala po, ma'am. Ngayon sa ko lang Facebook, alam ko yan pa po. Sa Facebook, nakita to. Opo, sinasabi sir. Dito, pwede ba natin basahin? Opo, sir. November 16, 2018. Medyo matagal-tagal na, no? My father was shot at dike beside Agno River, Bayambang, Pangasinan. Nakuha ko po sa CCTV na ito na tao na to ay pagkatapos mamili sa palengke ay may inabot na plastic bag sa Agno Bridge, sa arko ng Bayambang Bridge. Sa isang lalaki minuto bago nangyari ang insidente. Pagkatapos niya, inabot ay pumasok na ang lalaking inabutan sa dike. Parang kulang ano? Kulang. Pero may CCTV, may kopya kayo ng CCTV? Hindi, bali yung ganyan din sir. Ay, ma'am. Paano po? So, sa Facebook na nabasa mo, ano po ang problema mo? Idinadawit ang? Dinadawit po ako, sir po ito, sir. Dinidit po ako dito, sir. Na ikaw daw ito? Oo po, sir. Wala pa namang formal na charge na isampa sa'yo? Wala po po, sir. So, Facebook lang? Po, sir. Kasi natatakot po ako, sir. Pumunta ako dito, linisin ko yung pangalan ko po, sir. Okay, galing na po kayo sa police station, hindi pa? Galing po na. Ano pong sabi ng police station?
Meron dito sir, may nag-post daw po ng picture niya sa social media. Ito nga. Saan police station yun, sir? Sa Bayambang po, ma'am. Hindi, ganito ano, ipinost, nakuha mo, na-alarma ka, natatakot ka, kasi dinadawit yung pangalan mo. Pero base sa iyong salaysay ngayon, wala pa namang formal na complaint laban sa'yo. At galing ka na rin sa police station para sabihin yung agam-agam or problema tungkol sa na-i-face, na-i-post sa Facebook. Tama? Opo, sir. So, Dennis, sa tingin ko, ang ko lang dito, nag-react ka kaagad eh. Dapat hindi ka nag-react kaagad kung wala man. Pero, justice for Levin Uy, tingin ko nga hindi mo mukha to eh, pero ikaw na rin nagsasabi na ikaw to ano. Nung yung nangyaring insidente na yun, nandun ka ba noon? Asan ka nung mga panahon na yun? Ang alam ko sir, sa bayan po sir. Nagbibinta pa ako ng manok ko sir, at tapos ako nagbibinta ng manok, pumunta ako sa palengke po, ma'am, na bumibili ng mga ulam namin, po, ma'am. General, kung gusto niyo po, pwede po nating makausap sa Alam mo, bilib ako sa iyo, Dennis. Kasi wala naman nagbibintang pa sa iyo. Hindi ka rin naman pinangalanan dito, di ba? Opo, sir. Wala kang pangalan, hindi ka naman binibintangan, wala kang pangkaso. Picture lang talaga, General. Pero nag-surface ka na kagad. Opo, sir. At pinangungunahan mo, kumbaga. Opo, sir. Kasi hindi ako nakakatulog, sir. Sa courage mo, wala pang namang reklamo. Pero alam mo naman sa sarili mo kung ano talaga yung totoong lininisin ko po yung pangalan ko po dito, sir. Baka gusto niyo po makausap si Colonel Wilson Joseph Lopez, ang PD po ng Pangasinan. Ah, tama-tama. Ako. Wilson, Colonel Lopez, si General Sermonia po to ng Director PCRG. Wilson, magandang hapon sa iyo. Hello po, Colonel Wilson. Hello, Wilson. Sila daw po kasi ang may hawak sa case ni... Okay, si Wilson ay ang kasalukuyang provincial director ngayon ng lalawigan ng Pangasinan. Opo. Siguro maganda rin makausap natin ano, ang chief of police ng Bayambang kasi doon siya pumunta eh, para sabihin na lumabas yung kanyang mukha sa Facebook. Ang biktima pala dito si General ay si Consular Levy Uy ng Bayambang Pangasinan. Pinatay noong November 2018. Okay. Sana sir, po, sa mga... Wilson, magandang hapon sa iyo, Wilson. Sir, good afternoon, sir. Magandang hapon po, sir. Oo, na siguro naman na monitor mo or narinig mo ang aming usapan dito na kung saan ang ating kababayan diyan sa Pangasinan na si Dennis ay nakalagay yung kanyang mukha sa Facebook at sinasabi dito na ang mukhang ito do walang sinabing pangalan. Na ang mukhang ito ay siyang salarin or suspect sa pagkamatay ni Konsehal Levin Uy. May idea ka ba nito, Wilson? Yes, sir. Actually, sir, mayroon tayong na-finan na kaso kasi dalawa sila, sir, na binaril nung araw na iyon. Nagkataon na yung isa ay nabuhay, sir. At mayroon nakapag-file tayo ng frustrated murder case against dun sa suspect po natin, sir. So, meron na tayong suspect talaga at may na-file na rin na kaso? May na-file tayong kaso, sir, laban doon sa suspect, frustrated murder, base doon sa testimonya, sir, nung buhay, sir, nakasama ni Levin Uy nung mangyari po yung insidente. Okay, so ano naman ang masasabi mo tungkol sa ating kababayan ngayon na nandito, si Dennis? Ang masasabi ko, sir, kung may agam-agam siya, ay bukas po yung aking opisina para maalalayan po siya. Mas ganda po yung, sir, para maklaro po talaga kung ano po yung kaugnayan niya, whatever po doon sa sinasabing kaso po. So, base sa mga investigasyon niyo, ano, may nakikita ba kayong anggulo na si Dennis ay nandun sa area noon? Hindi naman siya yung suspect ay nandun sa area or meron bang agam-agam na or mga nagsasabi diyan na may nakakita sa kanya? Sa ngayon, hindi ko masasabi, sir, dahil hindi ko pa siya nakita ng personal. Ayan. Gaya sabi ko kanina, sir, mayroon tayong na-filean na kaso laban dun sa principal na bumaril po sa kanila. Pero ayon po dun sa ano, may mga kasama siya na dun sa pangyayari po yun. Yun yung kaya nag-file po kami ng jandus po nun. Okay, Dennis, okay. Maganda naman yan, ano, lahat na-file nyo na yung kaso. Though it is a continuing investigation, kasi yes, nga, sir.
meron pang mga kasamahan yung na-file nyo mismo ng kaso. Kasi po, sir, excuse me lang po. Kasi di ako nakakatulog, pero sir, kasi malaking patong sa aking ulo ko, sir. Eh. Dito po, sir, sa cellphone po. Patong? Sino nagbigay ng patong sa ulo mo? Si Mayor namin, sir. Mayor. 2.3 million. Pinangalanan ka na? Wala pa po, sir. Wala pa. Kasi malaking patong. Okay, narinig mo naman siguro ang sinabi ng ating provincial director, si Colonel Joseph Lopez. Siguro from here, dumiretso ka sa kanyang impilan at para magkaroon ng masusing imbisigasyon tungkol sa paglilinis or paglilinaw ng iyong pangalan, Dennis. Dennis, nakahanda ka bang tanggapin siya ngayong araw na to para dediretso siya sa iyong impilan ngayon? Opo, sir. Dito sa office po, sir, bukas po yung opisina namin. Kung tutuloy po siya, pwede po niya makuha po yung cellphone number ko para dumitsik tawagan po niya ako. Dito po lang po sa rito. Okay, Wilson, maraming salamat. Tama-tama, ibibigay namin ang iyong numero at magte-text yes, sir, sa kanya. Matawagan yes. po niya ako, sir. Yes, sir. Sir, ganun na lang po, ano, since na-coordinate po, personal pong nakausap ni General Sermonia, itong si Colonel Wilson Joseph Lopez, ang PD ng Pangasinan. Iko-coordinate na po niya yan para pumalinawan kayo, pupunta kayo dun sa opisina ngayon ni Colonel Lopez sa may Pangasinan. Okay, Dennis. Okay na ba? No, ay, sir, pwede pong ipagsagot. Kasi po, sir, ngayon po, pinapapunta kami sa bahay ni Mayor namin. Anong pangalan mo, kuya? Elmer po, sir. Elmer, pinapapunta kayo sa bahay ni Mayor. Opo, sir. Okay, sa ating, Wilson, sir. Siguro ang recommendation muna natin dito ay pumunta muna sila sa office mo, magkaroon kayo ng investigasyon kasi yan po ang tamang proseso. Dadaan mas muna kayo. Mas maganda po yun, sir. Tumuloy muna siya sa opisina po. Opisina niyo muna. Patanong po natin siya, magkaroon po tayo ng pero, then si provincial director, tatawagan niya si Mayor for some clarificatory questions para alamin bakit kayo pinapatawag. Kaya nga po, sir, hindi po kami umuwi kasi natatakot po kami sa patong ng ulong ng kapatid ko, sir. Kasi ang laki-laki patong ng may pambuya po, sir. Kaya ako. Sir, nasa linya din po natin si Major Norman Florentine. Okay, yes. Norman Florentine. Sir? Do you have anything to say or do you have an update regarding this particular case? So po, sir, yung sabi na ang provincial director ay lang po yung update ko natin. Okay. Anyway, maraming salamat po kay Major Norman Florentino. Anyway, sir, ganun na lang po siguro. Iko-coordinate natin yan. Pag balik niyo po ng kabilang studio, kami pong bahala ni General dun makipag-usap kay PD, kay Colonel Lopez. Ipapa-assist namin kayo. Huwag kayo mag-alala. Magiging safe naman yung pag-uwi niyo ng Pangasinan. And iko-coordinate na rin ni Colonel Lopez ito sa inyong mayor, para ma-clarify na yung issue na yan, na hindi po kayo yung umano'y suspect po dun sa pagpatay kay Consular Levy Uy. Ano okay. Kuya, ma'am, excuse po ma'am. Ma'am, paano po, alimbawa, kung inanapan po kami ng attorney tapos sinuli kaagad yung kapatid ko? Oh, wala pong problema. Bibigyan din po namin kayo ng attorney. May bibigyan po kami na referral sa inyo. Bibigyan po namin kayo ng attorney po sa public attorney's office. Wala din naman po kayong babayaran doon for legal advice. Ayan po. Mayroon kayong libreng attorney. At mamaya, bago kayo makipag-communicate kay provincial director, ano, yes. Sabihin nyo sa kanya, diretso nyong i-communicate si PD kung anong oras at saan kayo magkikita. Okay? Kung hindi kayo komportable ngayong araw na to, pwede rin ipagpaliban yung bukas or sa pangalawa. Ang importante ay agad-agad kayong makipag-ugnayan kay provincial director ng lalawigan ng Pangasinan. Okay. Kasi baka gabi na kami darating dun, sir. Hindi, huwag na natin sasabihin kung anong oras. Mas maganda para sa inyong seguridad. Kasi po, sir, itong post na po ito, sir, natanggap lang po namin kahapon po, sir, ng bandang alas 6. Ayan, bago-bago pala, no? So ganito na lang, bago kayo umalis dito, makikipag-communicate po tayo kay PD. At between you, siya at saka kayo lang ang nakakaalam kung anong oras, saan kayo magkikita para sa inyong seguridad. Okay, bali, okay po. Sir, excuse po, sir. Bali, ang nagpost po ito, sir, yung pinsan po namin na
dating tumakbong kapitan. So galit din sa inyo yung pinsan niyo? Bakit hindi naman pinos? Po sir. Bakit pinos? Nagtaka nga po kami sir. Nag-uusap na ba kayo ng pinsan mo? Hindi pa po sir. Yan, dapat mag-uusap din kayo. Kasi yan po ang pinupuntan sa bahay namin sir na... Hindi sir, ito na nga, inaayos na nga po natin. Ang gagawin po natin sir, kinoordinate naman na po kay Colonel Lopez, ang provincial director ng Pangasinan, aayusin na po niya yan, kakausapin na din po niya si Mayor. Lalo na po't wala rin naman pong pangalan yung nasa post eh. Oh, wala picture nyo lang naman. So ang gagawin natin, we will make sure na pag-uwi niya ng Pangasinan, kaligtasan nyo muna yung uunahin natin. Okay? Papunta dun sa opisina ni Colonel Lopez para kayo ay mabigyan ng assistance. And makausap niya si Mayor regarding dun sa umanoy pagpatay kaya Councilor Levy Uy. Okay? Maraming salamat. Opo, sige po. Okay. Doon sa abogado, huwag kayong mag-alala. Bibigyan po namin kayo ng referral letter papunta po sa Public Attorney's Office kung saan po kayo libreng makakapagpa-legal advice. Okay, sir? Sige po. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir. Okay, Elmer. Si Kapitan, no? Makakaasa kayo na magkakaroon kayo ng isang patas na pagtrato at bibigyan kayo ng seguridad ng ating kapulisan dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Mm-hmm. Salamat po, sir. Sir, maraming salamat, po. Salamat po. Sige po. Salamat, Colonel Lopez. At salamat din kay... Antayin ko na lang po, sir. Antayin ko sa tawag. Text lang sa cellphone ko, sir. Sige, Wilson, tatawagan ka namin. Okay, maraming salamat. Yes, sir. Yes, sir. I'll wait for you, sir. Okay po. Okay, tatanggap pa tayo ng callers kasi pwede naman po tayong tumanggap sir ng callers para po dun sa may mga katanungan po sa PCRG kay Colonel kay General Sermonia. Okay? Saan ba yung lines natin? 633-0072. Para po sa may mga katanungan kay General Sermonia, pwede po kayong tumawag sa 633-0072. Ayan po. Tawag po kayo sa 633-0072 para sa inyong katanungan sa Philippine National Police, particularly po sa mga programa ng Police Community Relations Group. Okay. General, baka meron po kayong mga pahabol na na announcements sa PCRG po? Marami kasi kaming naging programa na dapat malaman ng ating mga kababayan. Yes, una, po. Na sabi ko na sa iyo yung police natin caravan. Mm-hmm. Pangalawa, yung Global PCR. Mm-hmm. Importante po yung Global PCR kasi ito po yung pakikipag-ugnayan natin sa 10 million na ating mga kababayan mm-hmm. sa buong mundo. At hindi lamang po yung concern ng ating kababayan na nandun ang isa sa mga ina-address ng Global Police Community Partnership. Mm-hmm. Kundi gagawin din po natin silang mga ambassadors. Oh. Ang 10 million na yan. Bakit? Mm-hmm. Exciting. Baka gagamitin natin sila mm-hmm. bilang ambassador. Dahil ang ating mga kababayan ay napakalaking boses po yung 10 million para i-promote ang tourism. Yes. Sa buong Pilipinas. Sabihin nila sa mga kanilang kaibigan, ng mga foreigners, na napakagandang pumunta sa Pilipinas dahil napakaraming magagandang mga tanawin. In partnership, sir, with ng Department of Department Tourism. Yes. Mm-hmm. At iba't ibang local government offices. Mm-hmm. Of course, magiging ambassador din po sila ng business investment. Bakit? Kasi pwede rin nilang sabihin sa mga kaibigan na lang mga negosyante na safe at magandang magnegosyo sa ating bansa. Ayun po. Okay. Maya-maya po, i-continue po natin yung ating talakayan with the General Sermonia. Anyway, sir, magbabati muna tayo sa mga OFW natin. Sir, marami po tayong supporters ng OFW. Yan, talamak po talaga yung viewers natin. Lalo na po sa Facebook Live. Nice ko naman pong batiin si Emily Regalado Temporosa, Grace Bosque, Diente Jerome, Remilio Sanara, Milky Ramirez, Sydney, Cervantes Duarte, APJ Paruhinog, Charmy Chen, si JR De La Cruz, Miss Becky Fuyoka, Fia Cervantes, and Rebecca Cudia Domingo, Tina Gloriana, Jake Cracker, Jing Padernal, Mochizuki. Maraming salamat, ma'am. Si Vicky Tanaka, Marlan Matday, Yamchu, Rodora Siyoko. And syempre po, maraming salamat po sa nag-iisa at pinakamagaling na hair and makeup stylist namin si Cesar Lino. And hello din po sa mga staff po ng Ace Salon Spa dyan po sa Mayatandang Sora Branch.
Sir, baka may gusto po kayong pasalamatan or batiin. Okay. Gusto ko rin kunin itong pagkakataon na to para batiin ang ating mga OFW leaders natin. Opo. Unang-una po, si Madam Gemma Soto, ang ating International Head Volunteers ng Global Police Community Partnership. Naka-base po siya sa New York pero nandito po siya sa Pilipinas ngayon at laging tumutulong sa ating mga programa. Mm-hmm. Nandyan din ang ating kaibigan na si Mr. Charlie Makaayan. Naka-base po siya sa Amerika din at very active din po siya na makipag-ugnayan sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig sa buong mundo, lalong-lalo na po sa Middle East. Kasakatunayan, nandito si Charlie Makaayan, ang ating international vlogger. Oh, hi, at, sir. Good afternoon. Marami nang pumapasok na complaints sa kanya, no? Dinudulog ng ating mga kababayan at yung mga nare-receive niya ay dinudulog din niya sa Police Community Relations Group. Okay. Sir, magandang hapon po. Opo. Sir, may nagtanong sa ating Facebook Live, si Edran AG. Sir General Sermonia, saan po daw yung next launching ng Global PCR? Hopefully ano na magkaroon tayo ng another launching sa China, Japan at sa Singapore kasi napakarami pong mga overseas Filipino workers sa mga nabanggit kong bansa na yan. And then sa Kuwait, sa Qatar at sa Bahrain. Galing na po kami sa kuan ano sa Alcobar, sa Riyadh, sa Dubai, Abu Dhabi, sa Milan, sa Roma, nakausap din po natin yung ating mga kababayan mula pa sa Germany, Switzerland at France nung nag-launch tayo sa Milan kasi sila na po yung pumunta mismo doon. Then galing na po tayo sa Macau and Hong Kong at galing na po tayo sa Los Angeles, San Francisco, Las Vegas and New York. Okay. Okay, general tayo ay mag-news break muna. No? Anyway, batiin ko lang po si Juboy and Charmaine Ponce ng San Diego, California. Maraming salamat po sa pag-video call kanina kay Direk Grace. Na-meet ko kayo. Okay, family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And gusto mo ba ng freebies kapag bumili ka ng phone? New freebies na hindi lang isa, kundi 20 mahigit pa. Dito sa Cellboy, ikaw ang bida dahil sa bawat pagbili mo ng cellphone, may 20 mahigit na freebies ka pa. Ano pang hinihintay mo? Lusob na sa pinakamalapit na Cellboy branches sa inyo. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine. Silimahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarine. Sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine
kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaran ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine! Naglalaman ng 250 mg Silymarin. Sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine! Mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine. Available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine. Liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi, kasama pa rin po natin si General Rodel Sarmonia, ang Chief ng Police Community Relations Group ng PNP Camp Crame. Okay, sir, meron tayong caller ngayon. Sino yung caller natin? Para pa rin po sa mga may tanong sa PCRG po kay General Sarmonia, pwede po kayong tumawag sa 633-0072. Okay. Sir, at dito po sa linya si Mary Jane. Mary Jane, magandang hapon sa iyo, Mary Jane. Ng San Jose del Monte, Bulacan. Miss Mary Jane, magandang hapon. Hello, good afternoon po. Yes. Hello. Yes, ma'am. Ano po yung katanungan natin kay General? Hello po, good afternoon. Kasi po yung ano ko, yung credit card ko po kasi, ginamit siya, unauthorized. Ang pakilala po kasi nung tao sa akin is, ano siya, from East-West, which is yung card ko naman is East-West. And then, kinuha niya yung details ko,
Tapos may hiningi siya sa akin. And then pagbigay ko, binigay ko sa kanya yung mga details like yung OTP, ayun, pati yung card ko, yung number sa likod. Kasi pampanatag nga ako na taga-Israel siya. And then nalaman ko na lang after that, parang nagduda na ako nun, tumawa ko sa Israel, yun nga sabi nila, na-swipe yung card ko tatlong beses, tapos na-trace nila na Grab taxi. So ni-report ko na siya dun sa Grab. Na-trace naman nila na yung taong to, si Leonard Jacob, yung gumamit ng card ko. And then sabi nila, gawa daw ako ng, pagawa daw ako ng police report. So pumunta ako dun sa police station sa amin. Ang sabi nila, hindi daw nila magagawan kasi daw po, wala daw po akong address kung saan nanggaling yung bayaran na yun. Eh sabi ko, paano ko naman malalaman yung online payment na ginamit? Yun, hindi nila ako ginawa ng police report. So wala akong mabibigay din sa Grab taxi. Okay, Mary Jane, alam mo, okay, para din sa ating mga kababayan, yan yung pinaka-usong-usong modus operandi ng mga sindikato ngayon. Kukunin yung mga details ng inyong mga calling ka, credit card. So, para sa ating mga kababayan na nakikinig, dito sa Wanted sa Radyo, ay wag po nating ibibigay ang detalye ng ating mga credit cards. Not unless kung siguradong-sigurado tayo na ang tumatawag sa atin ay ang bangko mismo. Para sa iyo, Mary Jane, gusto kong sabihin sa iyo na tama ka, medyo mahihirapan ang ating mga police station pagka cyber crimes ang kaso. Pero meron tayong anti-cyber crime groups na kung saan epektibo niyang ma-address yung concern mo na yan. So, dumulog po kayo sa Campo Crame. Nandun po si General Marcos, ang hepe po ng Anti-Cybercrime Group. At ang telephone number po niya ay 414-1560. At mas epektibo niyang magagawa ng paraan para maisampa yung kaso. At ang maganda ay na-identify naman pala kung sino yung gumamit ng credit card mo. Not unless kung gumamit po na naman ito ng ibang pangalan. So, usong-uso talaga yon. Kaya, pero ang tagal ng kwan yan, advisories, mga safety tips na huwag ibibigay. Kasi, general kasi, ang kasi niya is parang talagang taga-Iswe siya. Alam niya lahat ng details ko. So, parang panatag ako. Kasi kung ibang tao lang siya, hindi niya alam yung profile ko eh. Kasi confidential yun pagdating sa mga banks eh. And pwede rin siguro, Miss Mary Jane, kapag ganyang transactions, okay sana kung personal kayong pumupunta mismo sa banko. Doon nyo gagawin yung mga transaction. Kaya alam mo, Shari, napakaingat ko sa paggamit ng mga yes gadgets, kahit hindi lang sa card. Pati gadgets ngayon, medyo maging maingat po tayo sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon. Dahil, alam mo, dalawang klase ang kwan eh. Pagiging high-tech natin, malaking na itutulong at may perwisyo ring maibibigay kung hindi natin magamit ng maayos at hindi natin hindi tayo maging maingat. At hindi rin nagagamit sa tama itong mga kabagong teknolohiya na to. Okay, Miss Mary, hindi talaga siya magagawa ng kahit police report. Pwede po 'yon, kaya nga pumunta po kayo sa Anti-Cybercrime Group. Asa Krami po. Opo. Yes po. Ano po ulit yung number, General? 414-1560. Pero yung police report, pwede rin po yon sa police station. Mm-hmm. Kaya siguro makipag-ugnayan ka sa akin mamaya at sabi, sino ba yung hepe doon? Saang area po yan? Sa may San Jose del Monte po. San Jose del Monte. Tatawagan ko mamaya yung San Jose del Monte na hepe na ikaw ay kukuha ng police report. Pwede po yon. Pero mas magiging epektibo po ang posibleng pag-file natin ng kaso kung doon po kayo sa Anti-Cyber Crime Group. Okay po. Thank you po, General. Okay. Thank you, Miss Mary Jane. God bless po. Okay, General, sa ating sumbong at aksyon naman, nandito si Gina Lynn Andasay. And nais niya nga mapakiusapan ang tatay ng kanyang mga anak at pamilya nito na masustentuhan daw po yung mga bata. Okay. Ang nire-reklamo ay si SG. Sir, ano to? Herminaldo Amado Jr. Security guard. Ngayon? Opo, security ito po. Guard. Ito okay po yung asawa. Asawa ba? Live-in partner?
live-in partner. Etong si SG Herminaldo Amado Jr. Hindi po kayo kasal. Live-in partner. Mm-mm. Sige ma'am, ilang taon na po yung mga bata? Ano po, yung panganay ko po, 3 taon, tsaka mag-4 years old ngayong ano, March. Mm-hmm. Tapos yung pangalawa po, 1 year and 3 months. So dalawa po yung anak niyo ngayon, ano? Alam mo sa batas po natin ngayon, hindi naman ako abogado, ano? Pero sa batas po natin ngayon, legit or illegitimate children or na tinatawag, hindi man kayo kasal ay kailangan responsibilidad ng isang magulang na sustentuhan ang kanilang anak. Yes. Mm-mm. Ma'am, tawag dito, kailan po ba siya huling nagbigay ng sustento? Nung ano po, bali pumunta siya dito, buntis pa po ako 8 months, tapos August po yun. Tapos pagka September, nagpadala po siya ng 4,000. Tapos simula noon, hindi na po. September pa? Hindi na po. Tapos kumontak po siya ulit sa amin nung ano, nung pagka January. Kumontak siya January, tapos March. Mm-hmm. Saan po? Nasaan yung si Hermie? Saan kaposte? Herminildo. Nasa si Herminildo Amado? Hindi ko po kasi alam po anong agency si latest. Taga saan po kayo? Taga Mindanao po. Ah, galing pa po kayo ng Mindanao? Opo, sinadya ko po talaga pumunta dito. Malayo pa pala ang pinanggalingan ni Marilyn. Yes po. Jeneline po. Ah, Jeneline. Opo. Ang nasa linya naman natin si Miss Marilyn Amado. Ito yung nanay po ni Marilyn. Marilu. Aling Marilyn, nandito po ngayon sa ating himpilan si Jeneline. At pinatay, General. Pinatay niya. And si SG anyway, po, hindi nila po sinasagot. Ano yun? Pinatay niya yung kanyang cellular? Oo, ito. Miss Marilyn, good afternoon. Yes po, ma'am. Opo, Miss Marilyn, good afternoon, ma'am. Si Shari po sa programa po ni Idol Rafi Tulfo. Kasama po natin ngayon si General Rodel Sermonia ng PNP PCRG. Magandang hapon po, ma'am Marilyn. Ano, nandito po ngayon ang ina ng mga apo ninyo. Dalawang apo ninyo mula kay Herminilando Amado. At siya po ay nakikiusap para sana masuportahan ang mga anak ng anak niyo po. Ito po yung apo ninyo po, Tomato. Ano pong masasabi niyo, Ma'am Marilyn? Ito yung sir. Hindi namin dinidinay yan. Tapos, yung anak ko nagtrabaho sa Baguio, hindi na nagpunta sa amin. Kaya sabi ko kay Inali. Nanay! Ano po yun? Ano? Nanay, ikot lang kayo na onte. Medyo hindi po maganda yung inyong signal, nanay. Saan kasi ako, ma'am? LRT. Nasa LRT po. Okay po. Nanay, nagbibigay po ba ng sustento itong si Herminilando? Yung dati, ma'am, nagbigay yan. Kasi sa bahay yan nakatira yung signaling. Okay. Pero ngayon, nanay, hindi na po. Mula sa July, ma'am. Bakit po? Namin niya nakunta. Bakit po hindi na po nagbibigay po itong si Herminilando, nay? Nag-away kasi yan sila, ma'am. Ano po? Nag-away sila ng mga asawa. Pero ito po ay anak, mga anak ng inyong anak po. Tama po? Opo, sir. Ayun, nakakaawa. Hindi ba kayo naawa, Ma'am Marilyn, sa mga apo ninyo? Hindi. Kami mo po, sir. Nagbigay ng anong sustento dyan po na bata kahit hindi magbigay yung anak po. Ayun. Kasi alam namin, apo po yan. Oo, kawawa po yung mga bata. Ano? Nanay! Yes, ma'am. Oo. Gusto niyo po bang makausap itong si Gina Lynn? Sige po, ito. Sige, Gina, din kausapin mo si nanay. Mamaawa ka naman sa mga bata, ma. Sana naman matulungan mo ako. Alam mo kung saan yung anak mo. Kasi nagpapadala siya ng piras sa inyo. Tapos tinatago niyo siya sa akin. Hindi ka ba naawa? 2 buwan pa lang yung anak ko. Dinadala ko siya kung saan para lang makahanap ng hanap buhay kasi wala kaming makain. Diba, sabi ko, nanang ako ng trabaho para ako magsusustento sa mga bata. Bakit kasi ayaw nyo sasabihin sa anak nyo na kailangan niyang magsustento? Alam nyo na alam ko kung saan siya. Hindi ko alam. Huwag kayong magsinungaling kasi ang daming sinabi ng mga tao na alam nyo nagpapadala siya ng pera sa inyo. Pero tinatago nyo yun. Nasaan ba si Ma'am Marilyn ngayon? Nandito po sa
Maynila. Manila. So yung si Sergeant of the Guard, nandun po siya sa, hindi Manila natin alam, po. Manila rin. Opo. Oh, baka magkakasama rin sila sa bahay. Possible. Galing pa po kayo ng Manila. Nay Marilyn, yes. Nakita nyo na ba yung mga apo nyo? Kailan nyo last na nakita? Yung ano, July, kasi sa bahay yan nakatira, wala pa maliit yan sila. Ay, na. So, July 2017 pa po. Oh, matagal-tagal na rin, ano? Sana, hindi nyo ba na-miss yung mga apo ninyo, oo. Pati po sa Facebook, binablock nila ako. Anyway, ganito, ano, Jeneline, meron tayong opisina sa Campo Crame, meron din tayo sa Mindanao, ito yung Women's and Children's Protection Office or Center sa Campo Crame, meron din tayong mga iba't ibang opisina sa iba't ibang region at iba't ibang probinsya. So, pwede po nating i-refer si Jeneline para ma-actionan ang kanyang hinaing. Kung nasan man, yan si Sergeant of the Guard Hermilando Amado Jr., ay madali lang po nating matrace din kung nasan siya at kung anong agency. Security agency siya, yes. Through our SOSIA office. Huwag kang mag-alala, Jeneline, kasi malalaman natin within the day. Hopefully, kung bukas pa yung mga opisina sa Crame, na kung nasaan agency at saan nakapost ngayon si Ginoong Hermilando Amado Jr. Junior, naririnig mo naman siguro itong interview ni Jeneline ngayon. Siguro hindi na natin dapat abutin na tayo pa ay mag-verify, dumulog pa sa Women's and Children's Protection Office or Center si Jeneline kasi kawawa yung mga anak mo. Siguro naman nakikinig yan, Jeneline. Nakikinig na. Ayaw sagutin yung mga tawag natin, sir. Ayan, nasa linya na yata. Hello, Junior. Ayan, tama-tama. Nasa linya si Junior. Magandang mapakinggan din natin ang kanyang sasabihin. Mr. Hermilando Amado Jr., sir, magandang hapon po. Buisit. Hello, sir. Magandang hapon. Hermi o Jun. Ano bang nickname ni Kwan, Hermi? Hello po. RR. Hello, sir. Mali pala, hindi ako tumama. Hello, sir. Sir, binababaan talaga tayo ng tawag. RR. Medyo hindi siya maganda makipag-usap sa mga staff natin, sir. Alam mo, RR, tama-tama. Narinig mo naman siguro lahat ng interview dito at lahat ng mga sinabi ko dito. Mm-hmm. Don't worry, within 24 hours, malalaman namin kung anong agency ka nakakonek at kung anong address ka ngayon na matutuntun. Pero siyempre naman siguro, no? Kahit tapos na yung Christmas, in the spirit of Christmas, na nakapagpadala ba siya ng kwan? Nising regalo, suporta sa mga kahit, bata. Kahit nga po nasa hospital, yung anak ko, wala po siyang binibigay. Nagpatay na daw, sir, ng cellphone. Ayun. Medyo kahit nagpatay si RR ng kanyang telepono, no? Hermilando Amado Jr., alam ko, nakikinig ka. Siguro mas maganda na makipag-ugnayan ka sa programang ito or diretso ka makipag-ugnayan kay Jeneline. Nang sa ganun ay hindi na umabot sa pagsasampa ng reklamo laban sa iyo ang hindi mo pagsuporta sa iyong mga anak. Ayan. Sige, Jeneline. Ma'am. Ganito, mukhang tuluyan na tayong pinatayan ng cellphone nito ni RR. Ang gagawin na lang natin, makikipag-coordinate po tayo sa SOSIA General. Oo, para malaman natin yung kung saan agency siya and kung saan siya nakaposte ngayon. Okay? And then dun sa pagkuha naman ng sustento, pwede ka namang dumaan sa Women's and Children's Protection Unit, WCPU, kay Colonel. Para mag-file po siya ng formal complaint. Yes, nang sa ganon, ay eventually magkaroon ng usapan na maayos para yung sustento ay maging tuloy-tuloy. May kasunduan dapat, General, kapag sustento. Kasi baka po, ngayong buwan lang po siya magsustento, tapos pagkatapos po yun, hindi na po siya magsusustento sa amin. Oo. Susubukan din natin kausapin yung agency para if ever, I think pwede yun, sir, no? I-deduct? I think i-deduct po dun sa sahod ng SGE, bibigay po sa inyo. Para po tuloy-tuloy po yung pagbigay ng sustento sa inyo, ma'am. Okay po? Iko-coordinate po natin yan, ma'am. Sige po. Opo. Huwag kayong mag-alala. Di kayo pababayaan ni General. May sasabihin ka pa, Jeneline? Thank you po. May message ka ba kay RR, kay Ginoong Hermilando Amado Jr.? Sana naisip mo yung mga anak mo. Hindi ka naaawa. Pinapabayaan mo sila. Ang liit-liit pa nila. Wala kang awa sa mga anak mo.
Okay, ayan, RR. Hermilando Amado Jr., narinig mo naman siguro ang iyak ng ina ng iyong mga anak. Mga anak, kasi hindi lang pala isa, no? Dalawa at maliliit pa. Alam mo, Shari, nakakalungkot kasi magulang din ako. Yes. Parang hindi ko maatim, or si kahit sinong tao siguro, normal na tao, ang pag-iisip na hindi makapagbigay ng suporta kahit gaano mang kaliit, at least galing sa iyo bilang magulang, para sa iyong mga anak. Lalong-lalo na, ito ay mga musmus pa. Yes. Oo. Ilang taon pa ito, ma'am? Nung iniwan po niya kami, buntis pa lang po ako, 8 months. So, hindi pa niya nakikita? Oh, yung bunso, hindi yung pa bunso. Po niya nakikita. Bali, sa, siguro po sa Facebook nakikita niya kasi... Lapit ka sa Facebook nakikita po niya yun. Mm-hmm. Ano bang trabaho mo ngayon? Wala po. Wala. Eh, sinong tumutulong sa... Pulong, yung tumutulong sa akin. Kuya mo? Galing po ako sa hospital... Kakalabas ko lang po noong 24 ng 11 PM po. Mm. Sige. Ma'am, huwag kayong mag-alala. Eh, ko-coordinate na rin po namin ni General yan sa Sosya para po maobliga siya nga magbigay sa inyo ng sustento, ma'am. Okay. Opo. And magkakaroon kayo ng kasunduan dyan, ma'am. Ididepende po yan sa laki po ng sahod na natatanggap niya. Okay. Yung ibibigay po niya sa inyong sustento, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Ko-coordinate na po namin ngayong araw na to. Lahat po para po matulungan kayo, ma'am. Okay po? Maraming salamat po. Salamat po, ma'am. Okay. Okay, General, tayo ay mag-news break muna po ulit. Medyo, okay. Ano, no? Medyo emotional ang ating bisita at nakakasakit din ang damdamin. Yes, General. Pag may mga naririnig kang ganyang mga hinaing ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kung wala silang kapasidad na yes. Lumaban. Ganun. Kasi General, yung mga bata is ilang taon pa lang. Ayun, diba? Mga musmus pa talaga. And wala rin pong trabaho si Miss Jeneline. Kaya yun po yung mahirap. Kaya nananawagan po kami doon sa tatay ng mga bata na huwag pong pabayaan ito unless papuoblihigahin ka namin mag-report sa agency mo bukas na bukas din o ngayon na ngayon din. At sa kanyang lola na kausap natin kanina, nananawagan din tayo sa kanya na alam mo ang lola, medyo mason yun eh dapat, di ba? Mga grandparents. Dapat sila yung sasalo. Oo. Kapag hindi po nakaya nung kanilang anak. Siyempre may mga apo yun eh. Apo nila yun eh. Oh. Okay mga kapatid, ang bahagi pong ito sa inyo ng Cell by Sarboy Pagoda Air Freshener. Paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. And sa mga may katanungan pa rin po, pwede po kayong tumawag sa 633-0072. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Livermarine. Livermarine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Sinumahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Livermarine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Livermarine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Livermarine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg Silymarin. Silymarin parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibilis halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa Silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din akong magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaan ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg Silymarin. Sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa Silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi, kasama pa rin po natin si General Rodel Sermonia ng PNPPCRG. Okay, sir, sa ating sumbong ataksyon, nandito ngayon si Jenilyn Egos. Ito, hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang dating kinakasama upang maibigay na rin daw po yung sustento sa kanilang anak. Ayun, okay. Yun yung kanina. Oo, ito, ibang Jenilyn naman ito, sir. Sustento rin. Sustento din. Kaya na-confuse ako dun. Oo, eh. Akala asan ko si Miss Jenilyn? Ma'am, upo po tayo. Ayan. Parang... Good afternoon, ma'am. Oo. Magandang hapon po, Ma'am Jenilyn Egos. Opo, magandang hapon kasi po. Kanina Jenilyn din kaya. Sa kanya, Jenilyn. Ito, Jenilyn. Opo. Ma'am, ilang taon na po yung bata? 10 years old po tsaka 6 years old. 6 years old. Oh, dalawa rin. Opo. Narinig niyo po kanina yung interview ng unang... yung nauna sa inyo. Hindi po. Parang may template tayo lang isasagot. Pero anyway... pwede pong isalaysay ninyo yung iyong reklamo o hinaing sa inyong dating kinakasama. Dating kinakasama. Kasi po, ang problema lang po kasi sa amin yung ugali niya po. Kasi tuwing may problema kami, lagi niya akong minumura.
Tapos, pinapalayas niya ako sa bahay. Tsaka po ano, kinikwenta niya po lahat ng mga ginagawa niya sa akin. Parang ang turin niya sa akin, hindi asawa eh. Mm-hmm. Kasi kinakasama, so hindi pa talaga kayo mag-asawa. Opo, opo. Wala kayong planong magpakasal or ano? Nagplano na po kami kaso, umayaw ako kasi nagdalawang isip na ako dahil sa mga sinasabi niya din sa akin. Na? Hindi ko na matiis. Pero sinasaktan ka niya physical? Dati po, na ano niya na ako, tinulak niya ako sa overpass, buntis ako sa panganay overpass? Ko. Opo. Nagtatrabaho po ako noon sa SM. Anong trabaho nito ni Louie? Ano po? Nung dati po, wala po. Pero ngayon, nasa abroad siya. Automotive po siya. San sa po? Office. San po sa abroad? Sa Dubai. Dubai? Opo. Naku, kagagaling pa lang naman namin doon, ano? Naku. Baka nga, isa si Louie. Angelo Cortez, ang nasa sumalubong linya. Pa sa amin noon. Nasa linya na siya. Ah, nasa linya, Louie. Yes, Louie. Ano po, sir? Ayan, Louie. Siguro narinig mo yung Global Police Community Partnership ano na kung saan pumunta po kami diyan. Opo. Ayo, baka nga nandoon ka pa eh. Saan, sir? Sa Dubai. Galing kami diyan sa Dubai at Abu Dhabi. Ako, sir, oh, pero nasa trabaho ko, sir. Busy po kasi ako sa trabaho. Oo, Sir Louie. Naka-live po tayong si Shari po ito, sir, sa programa po ni Idol Rafi Tulfo. Kasama po natin si General Sermonia ng PNP-PCRG. Uh-huh. Oo. Opo. Sir, andito kasi ngayon si Jeneline. Ito yung kinakasama Opo. Mo. Ang problema, sir, yung sustento daw dun sa mga bata. Ano po ba Opo. Nangyari? Ma'am, ang sustento po sa mga bata, kompleto po yan, buwan, alam niya po yan. Hindi po ako pumapalya. May mga record po ako sa Cebuana, na kahit itanongin po yung pangalan ko, every month na papadala po ako. Magkano... Tapos po, ang problema po sa kanya, pag natanggap niya yung pera, wala na po siyang kilala. May hindi niya po sinasabi sa akin na natanggap po na yung pera. Tapos po ako hindi, sa kanya, mga 30 beses, pero hindi niya naman po sinasagot yung mga tawag ko. Hindi. Tapos, pagkakausapin ko mga bata, bago ko makausap yung bata, parang nahihirapan po tumayo, parang pagkat pinahihirapan niya talaga ako. Hindi po yan po totoo. Yung sinasabi po niya, ma'am, yung sinasaktan ko daw siya, simulan mo na po tayo kung Dubai, tsaka nagito nun, hindi ko po nasaktanan. Kung sinasabi hindi niya po, magpagal mapanagal na panahon na po yan, sir, hindi po yung unang panganay na sir Louie, sir Louie, magkano po ba yung binibigyan yung sustento dito kay Jeneline? Sa mga bata? 21 po ma'am, 21, isang 22, ganun po. 21,000 kada buwan? Oo, 21, 22, ganun po. Ang naabayan ma'am? Opo, minsan po. Ana, minsan mababasa 21. Pero ang inaano ko lang po kasi yung ngayong month na to kasi dumating po siya galing Dubai noong December 28. Okay. Ang tanong ko po sa kanya kahapon, kung kailan niya balak makipag-usap sa mga bata. Oh, kung so nandito pa ayaw sa niya Pilipinas bang ngayon. Yung mga anak niya. Louie, nandito ka pa ba sa Pilipinas? Opo, sir. Nandito po ako. Ayun, ako dapat po. So hindi mo pa nakikita yung mga anak? Natatakot po yung mga bata sa kanya kasi binabantaan. Sandali lang, Jeneline. Pakinggan muna natin si Louie. Yes, ang sabi ko po sa kanya, ipasama mo yung mga bata. Ngayon po ngayon, iyayapin ko yung mga bata para makasama ko. Tapos sir, ang problema sa kanya, sir, hindi mo lang po, hindi mo lang siya mag-ebon siya na kahit natin lang yung mga bata sa sa bahay. Gusto niya. Louie, sandali, hindi naririnig. Louie, labas ka ng onte kasi medyo hindi maganda yung signal mo, sir. Ayan po. Anong sabi niya, sir? Regarding po dun sa pagkain po ng mga bata? Hindi, sir. Ma'am, kasi di ba nung dumating po ako, ang sabi ko po sa kanya, ihatid niya yung mga bata or susunduin ng papa ko dyan. Mm-hmm. Ngayon, ang nire-reason ng mga bata, ang nire-reason niya dahil minumura ko doon yung mga bata. Bakit ko po mumurahin yung mga bata? Yung mga anak ko po yan. Kahit siya, ma'am, alam niya po, araw-araw po kung tumatawag sa mga bata, nakakausap po. Naka-loudspeaker pa ako, hindi ko minura yung mga bata, lalo na nung nasa Dubai ako. Louie, ang sabi ko sa kanya, kahit na ipasama lang yung mga bata sa tatay ko. Louie, ganito, gusto mo ba siyang kausapin? Kausapin mo si Jeneline. Sige, kausapin mo. Ilang beses na kami nag-usap niyan, ma'am. Sige. Okay, pagigyan naman natin ano ang panig ni Jeneline. Jeneline. Sige. Ang sabi mo, magsusundo yung mga anak mo. Sabi ko, di ba, na kung gusto niya, ipasundo sa bahay yung mga bata kasi ako, maglalamay ako dun sa namatay naming lolo. Ang sagot niya sa akin, putang ina mo, bakit ma'am, uunahin? Ma'am, po tayo magmumura, sorry, ma'am. Po. Nakalive po kasi tayo, ma'am. Sabi niya,
bakit ganon? Uunahin mo pa yung ibang tao kaysa sa akin, akong bumubuhay sa inyo. Sabi ko, hindi ibang tao yung namatay, lolo ko yun. Mm-hmm. Tapos, inausap niya yung anak niyang panganay namin. Sabi, kung hindi ka magsusundo, huwag ka nang uuwi sa bahay kung aalis ka dyan, sasama ka sa mama mo. Tapos, umanda ka pagdating ko sa bahay, bubugbugin kita. Tapos, minumura niya yung bata, kaya umiiyak yung anak ko. Natatakot sa kanya. Gawa ng kwento. Kaya ngayon, sabi ko, gusto niyo ihatid ko kayo sa Pampanga, doon kayo sa daddy niyo para makita niyo, makasama niyo. Kasi aalis, opo, aalis siya ng January 19, 10 years old po. Eh, ang sagot ng anak ko, ayoko po kasi bubugbugin kami ni daddy. Sige, sabi niya po. Louie, ano yan? Sinabi niya bubugbugin. Ma'am, hindi ko, minsan hindi ko po sinabing bubugbugin ko siya. Wala po akong sinasabing bubugbugin. Yung anak ko po ang nagsasabi sa akin. Naka loudspeaker po yung tawag niya nung time na yun. Ang kausap niya, yung bata. Opo. Ang sabi ko po sa anak ko, ganito po mama, makinig po kayo. Saka si Jenny, hindi ko po nakakausap yan ma'am. Kaya paano ko masasabi sa kanyang bubugbugin ko siya? Or mumurahin ko siya? Hindi nga niya po ako kinakausap. Pagtatawag ako, sasabihin niya, sabi ko, andyan ba si mami mo? Kakausapin ko, sasabihin niya, ayokong kausap yan. Paano ko siya mamumura or nung yung sinasabi niya minumura ko siya? Ayaw niya nga po kong kausapin. Mag-backread ka sa mga message mo sa akin. Kahit anak mo nagbabasa ng mga message mo. Ikaw, huwag ka nagsisinungaling kasi alam mo lahat. Hindi ako nagsisinungaling. Alam mo, paano alam ng mga bata kung ano yung totoo. Paano kita, anong alam ng mga bata anong totoo? Kahit tita ko na nakakarinig sa mga sinasabi mo. Kahit yung mga kasama ko sa trabaho, alam yan. Kahit yung mga kasama ko sa bahay, alam ko paano ko makipag-usap sa mga anak ko. Gusto mo, tawagan ko yung mga kasama ko doon sa bahay, pakausap ko kayo. Kausapin mo yung mga anak mo para malaman mo kung ano totoo sa sinasabi mo. Ikaw huwag ka nagsisinungaling na bubugbugin kita dahil minsan hindi mo ako ang mga anak mo ang sinabihan mo na bubugbugin, hindi ako. Kaya natatakot sa iyo. Okay, Louie. Wala akong sinabing bubugbugin. Okay, Louie. Anyway, nasabi mo na lahat, Louie, ano? Nakita, umuwi ka, nakita na ba kayo ng mga anak mo? Hindi pa. Hindi pa po siya nagpapakita. Okay, hindi. Yun lang gusto ko tanungin. Ako parang nakikita ko o nararamdaman ko kung saan nanggagaling silang dalawa. May kulang eh. Siguro sa tingin ko lang a matter of yung communication. Yes, may kulang. Communication lang hindi talaga. Naman ganong kalala ang inyong hindi na kayo nagsasama, di ba? Sarado na ba talaga yung kwan ninyo? Wala na bang chance talaga, ninyo? Louie? Sarado na o may sir. Hindi wala sa akin sir. Ganito kasi yan sir. Sa tuwing tumatawag kasi ako, sir, ayaw niya akong kausapin. Yun ang problema dyan, sir. Kahit ang mga anak ko alam yan. Kaya yung mga anak ko, sir, ayaw na akong kausapin dahil nakikita sa kanya. Pag tumatawag ako, sasabihin ng mama niya, ayaw kong kausapin, ayaw kong kausap. May tanong ako sa iyo, Louie. Yes, sir. Sarado na bang pintuan mo para kay Jeneline or hindi naman, open sir, na open para mag-usap sir, kayo? Sir, alam niya yan, sir, kung gaano ko siya kamahal. Yun. Okay, Louie, sadali lang ha. Si Jeneline naman. Ang iyong pintuan ba ay bukas pa rin or talagang sarado na kay Louie? Ayoko na po. Kasi ayaw mo na. Nangyari na rin po to sa okay, amin noong 2016. Okay, pakinggan naman natin si Jeneline ngayon. Nangyari na po rin to sa amin noong 2016 lang din po. Okay. Pinalayas niya din ako sa bahay kaya umuwi po ako sa bahay ng papa ko noon. Okay, ganito na lang, ma'am. Ang inaano ko lang po kasi yung bunso namin may primary complex kaya kailangan ko po ng support para po sa continuous na medication ng anak Louie? Ko. Louie? Hello, sir. Oo. Ganito na lang kasi medyo... Hello po, ma'am. Tapos, ma'am, hindi ko po gusto sa kanya. Pinagbibintangan niya daw ako ng babae. Nag-umpisa po yan, ma'am, nung pinagbintangan niya ako ng bababae daw ako sa Dubai. Hello? Ayan, ma. Sir, sige po. Ang nag-umpisa po yan, kasi kakasal na po kami. Ang nag-umpisa po yan, pinagbintangan niya ako ng bababae ako sa Dubai. Mm-hmm. Ang sabi sa kanya, paano ko mang babae? Meron ka bang proyeba na ng babae ako? Asan yung proyeba mo na ng bababae ako sa Dubai? Yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos, wala na siyang binabalik niya ngayon yung mga nakaraan. Yung mga tapos na po, yun ang binabalik niya, yun ang ginagawa niyang rito. Hindi ko alam. Baka mamaya siya ang mayroong lalaki, kaya niya ginagawa to.
Bakit ma'am, ano, ayaw niyo na po ba talaga makipagbalikan kay Sir Louis? Ayoko na po kasi ganun po lagi ang ano niya. Sandali. Ano po? Ang ugali niya po talagang problema sa amin. Kahit nanay niya sinasabi sa akin, magtiis ka na lang sa ugali ng anak ko dahil ganyan talaga yan. Kahit ako pagod na akong intindihin niya. Sir Louis, ganito na lang kasi mukhang hindi na rin namin kayo mapag-aayos. Eh baka pwedeng mag-ayos na lang po kayo para po dun sa mga bata. Yesus, yung sa sustento, sir, baka okay pwedeng, eh. Oo eh. Kasi isang buwan lang naman yata po maliyano. Gusto ko lang pong masiguro po ba na ano, na mag-continuous yung ano Louis, niya. Louis, so continuous naman yung pagbigay mo ng sustento, no? Diyos ko, ma'am. Diyos ko po pagdating sa mga bata. Siyempre, kung magulang ka nga, hindi mo matitiis eh. Di ba? Yes. So. Hindi, hindi. Alam niya po yan, ma'am. Alam niya po yan. Sir Louis, ganito na lang. Ma'am, excuse me po ha. Saka kung masama akong ama, ma'am, kung masama akong ama, nasa Dubai pa lang ako, dapat hindi ko na silang pinapadalhan. Kung si Raulo akong tatay, nasa Dubai pa lang ako, hindi ko na dapat silang pinadalhan. Dahil mahal ko sila, kaya ayun, nagsasakripisyo pa rin ako, nagpapadala sa kanila. Pero dahil po, mahal bago sila po siya nagpapadala. Pero yung pagmamahal, ma'am, hindi nila, yung pagmamahal, hindi nila nasusuklihan sa akin. May kamusta, hindi man nila ako nakakamusta doon. Kahit yung mga anak ko, hindi so pag nakuha na po yung pera, hindi man lang po nagpapasalamat, sir? Yun. Totoo, ma'am. Nagpapasalamat po ako. Nandun po yan sa message. Pero nito lang po na hindi kami okay. Hindi na ako Sir Louis, ganito na lang kasi medyo mawawala na rin tayo ng oras. Sir Louis, ganito na lang. Ano, yung dun po sa kasunduan, kung hindi po kayo satisfied sa sinasabi lang ni Sir Louis, pwede po kayong punta na nga barangay para po sa kasunduan po regarding po dun sa sustento. Para po maging continuous. Sir Louis, ma'am, excuse me po. Kahit hindi na po kailangan ng barangay, magpapadala po. Kung gusto ko lang, dalhin yung mga bata, gusto ko silang makita. Ma'am, bigyan nyo naman din. Hindi na po kailangan ng barangay, ma'am. Opo. Kasi sinabi ko dito, naman. Tingin ko kasi kulang. Sir Louis, sandali lang ha. Oo. Ma'am, ganito, pahiram nyo din siguro po yung mga bata yun kay Sir Louis. Yun naman po ang sabi ko, kahit sa kapatid niya, nagkaka-text kami nung isang araw pa, sabi kahit, ko. Kahit, Sir Louis, kahit Saturday, Sunday, pwede po ninyong madala, kahit anytime. Kailan bang uwi mo, Louis? Kailan uwi mo? Oo. Ha? Kailan? Baka mga 27 po. Ayun, habang nandito, maganda yung may banding din. Bigay mo na, oo. Pipahiram mo muna yung mga bata. Yun po ang sabi ko. Ang sabi ko din sa mga bata, ihatid ko sila sa Pampanga. Okay. Umiiyak sila. Ayaw nilang pumunta doon. Ma'am, bakit doon hindi po siguro sumama muna kayo doon? Or, Sir Louis, baka pwedeng kayo na lang yung bumisita po doon sa mga bata. Yun po ang gusto ko. Ma'am, kung bibisita, gusto ko lang po mga bata lang makita ko. Yun na lang po. Sir, ang problema nga, ayaw nga pong sumama ng mga bata nang hindi kasama po yung nanay. Yun nga po, ma'am. Pumunta siya sa palit, ako magsusundo doon sa mga palit. Pag nakita ko ng mga anak ko, ma'am, hindi ako hihintihan ng mga anak ko, kilala nila ako. Sir, kung ganito na lang, ikaw ang mag-effort, ikaw ang pumunta dito. Saan, ma'am? Dito sa bahay nila, ano, nila Jenny Lynn. Ikaw ang mag-effort. Hindi, ma'am, magkita na lang po kami sa labas kung sa bahay niya, hindi na po kumano. Sa bahay na lang, magkita na lang po kami sa labas. Doon ko na lang po susunduin yung mga bata. Okay. Ganun na lang? Opo, kung papayag po yung mga batang sumama sa kanya diba? Kasi hindi ko mapipilit yung mga anak ko kung ayaw nila. Papayag yun, ma'am, imposible hindi. Papayag yun. Pag nakita nila ako, siyempre salita lang yan eh. Pag nakita nila ako, papayag yun. Okay. Yan kasi ang hirap sa kanya, ma'am. Puro kasi sa salita. Anyway, Louis. Ang aming himpilan sa Police Community Relations Group ay welcome po lahat ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung OFW na kagaya mo, ano, kasi talagang yung mga emotional problems, yung mga problema ng ating mga kababayan na galing pa sa malalayong lugar ay tinutulungan natin sila. At alam mo, Jenny Lynn, siguro ito yung pagkakataon na huwag mong pipigilan ang iyong mga anak. Lalo na kung gusto naman ng mga anak mo. Opo. Mas maganda nga ka, ikaw pa yung mag-encourage sa kanila na makita nila yung tatay nila. Kasi alam nyo, ang babaw ng inyong problema kumpara sa problema ng ibang mga dumudulog dito, ano, o problema ng mag-asawa, pamilya, maliit lang na bagay, kaya nyo pang pag-usapan kung tutuusin eh. Siguro magkita kayo, mag-usap kayo, family bonding. Kung ayaw mo talaga sarado, for now, alam ko na sa ngayon lang yan eh. At least, encourage mo yung mga anak mo na nakita nila yung tatay nila. Kasi hanggang 26 lang ata siya dito. Oo. Sayang din yung pagkakataon na yun. At mahirap sa mga bata na nakikita nila na ang kanilang mga magulang ay
may problema or nag-aaway, lalong-lalo na sa mga bata pa or musmus pa. Hindi nila maiintindihan yun. Kahit sa inyo rin babalik yun, yung problema na yun. Dahil siyempre magulang ka, makukonsensya ka na nakikita mo na hindi makakapag-aral ng mabuti yung anak mo, hindi natutulog, hindi kakain, mababarkada. Yun yung magiging epekto ng pag-aaway ng mga magulang, lalong-lalo na kung ang nag-aapektuhan ay mga musmus pa. Okay, ma'am. Ganun na lang, ma'am, kasi para magkaayos na lang din kayo ni Sir Louie para dun sa mga bata. Okay. Ha, Sir Louie, ganun na lang po, ano? Sige po, akin walang problema. Maraming salamat, sir. Opo, siya lang po. Thank you po. Okay. Okay. Ma'am, ganun na lang ha, i-encourage rin po yung mga bata kasi ang parang problema lang naman, sir, is hindi po pinapahiram yung bata sa kanya. Yun so, hindi ma'am, sandali lang ha. Opo. Yung sa sustento, ma'am, isang buwan na lang naman siya pumalya. Mm-mm. So, continuous naman po yung padala. Mm-mm. Ang problema lang naman po ni Sir Louie, yung hindi niyo po na ipapahiram yung bata and hindi man lang daw po kayo nagpapasalamat. Mm-hmm. So, siguro ma'am, miscommunications lang po talaga yung nangyayari dito. Ayusin niyo po yan, pahiram niyo po yung bata. Kasi ma'am, mahihirap din po sa part ng mga bata na lumaki ng walang tatay and may galit sa tatay. So, pahiram niyo po, yung sa sustento ma'am, mag-usap po kayo. Huwag po muna magtaasa ng pride, ma'am. Opo. Para po sa mga bata, hindi po para sa inyo na. Kung hindi Opo. Na po maayos, para na lang po sa mga bata. Opo. Kung hindi po kayo kampante, ma'am, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na barangay. Mm-hmm. Magkaroon po kayo ng kasunduan dun sa pagbibigay po ng sustento and child visitation sa VAUSI po. Pwede po kayo lumapit dun, ma'am. Ha? Maraming salamat, ma'am. Okay po. Salamat po. Okay, maraming salamat, Louie. Maraming salamat din, Jenilyn. Sana... Okay. Maging maayos kayo, yun ang pinaka-importante. Yes. Kung hindi nyo maayos yung personal na samahan bilang dating magka-live-in partner, ay alang-alang na lang sa mga bata. Yes, ganun naman talaga lagi, sir. Eh. Kung hindi na napag-aayos yung mga magulang, mag-ayos na lang siguro sila para po dun sa mga bata. Lalo na yung mga ganyan, sir, maraming linalapit sa amin. Child support, child visitation, child custody. Yan po yung mga madalas na inilalapit ko sa amin. Sasabihin ko sana, idudulog na lang sa Akwan eh. Sa Women's and Children Protection Unit. Pwede silang violation of yung VAUSI, Violence Against Women's and Children. Mm-hmm. Pero sa tingin ko parang wala pa, hindi pa nagkakaroon ng violence against children. Opo. Pag gano'n naman, sir, kadalasan, naayos naman po dito. Kasi kadalasan po sinasamahan. Pag nandito po si Idol Rafi, pinapasamahan po niya yan para po mapagharap sa barangay, magkaroon po ng kasunduan. Kaya, Louie, kung nakikinig ka pa uli hanggang ngayon, yung aming himpilan sa Police Community Relations Group, nandun ang bahay ng Global PCR. Mm-hmm. Global PCR para sa ating mga OFW at handa ka namin tulungan. Okay. Thank you, General. And mamaya po pagbalik natin, tatanggap na po tayo ng mga callers. May dalawang nakapila na po dyan para po magtanong kay General Sermonia. Liver Marine. Gawa ito sa Sili Marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Sili Marine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg Silymarin. Sinuman pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Sili Marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Sili Marine
kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Isa ka bang certified food and beer lover? Huwag pabayaran ang liver mo. Along with proper diet and exercise, araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg Silymarin. Sinumahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa Silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg Silymarin. Sinumahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drug Stores and other leading drug stores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa Silymarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. And tanggap na po tayo ng caller. Nasa linya na po natin si Angelita de la Cruz ng Pasig. Miss Angelita, good afternoon. Hello po. Hi ma'am, good afternoon. Good afternoon po. Yes po. Hello. Yes ma'am, yes ma'am. Apo, regarding po sa gusto ko po kasing ano, humingi ng tulong about sa kaso po ng matagal na po ito. 3 years ago, tapos po ngayon lang po kami nagkaroon ng pag-asa kasi na-confirm po na yung hinahanap namin tao nakisa po sa isang probinsya. Ano po nga pinaka-problema nun ma'am? Kasi po, 3 years ago po kasi nasa tour industry po kasi kami. So meron po kaming nilalapitan tao para makakuha po ng mga plane tickets, ganun po. Mga airfare po, mga ganon. Tapos mga venue. Meron po isang tao na nilapitan kami na mag-aayos po ng plane ticket namin. Mm-hmm. Ito po ang plane ticket na to is para po sa biyahe ng Cebu. Okay. And then, to make the story short, ma'am. Apo. Ngayon po, itong tao ito nakakuha po ng pera sa amin para mag-aayos ng ticket. Pero hindi po niya inayos yung ticket namin. Ang nangyari po, nagbigay po kami ng pera. Tapos hindi po niya nabayad, nakabili ng ticket, pero nung biyahe na po kami papuntang Cebu, humingi po siya sa amin ng pera para matuloy na lang daw po kasi kawawa daw. So magkano ma'am yung natangay po sa inyo? Kulang po ng mga all in all po nasa 800,000 po siya. Pera pa po yung mga in advance na pera pa po, umabot siguro na nasa mga 900, kulang 1 million po. Ma'am, ang Angelita. Apo. Ma'am Angie, kilala niyo ba yung tao? Apo.
May mga papeles po ba kayo na kasulatan, pinirman, may resibo, may po, kumpleto po kami. Actually po, meron na po kaming ano, mga meron na po kaming warrant of arrest tungkol sa ayun. Sa taong may kaso ito po. Pala, oo. Huwag po kayong mag-alala, no, kung may warrant of arrest, madali po nating mapahuli kaagad-agad 'yan, lalong-lalo na kung yung sinabi mong identified na po natin kung nasan po siya ngayon. Kilala po natin siya, asan siya. Kahit actually ngayon, kung may kopya kami kagad ng warrant of arrest at baka pagkaroon kami ng komunikasyon agad sa ating local police na kung saan man siya nandun ay pwede po nating mapa-aresto kagad ngayon yan. Opo. Meron po kasi nga, no? Meron po kasi na... kasi po merong estudyante ngayon na humingi ng tulong po sa akin. May message po ko through Facebook na tinanong po niya yung litrato ng taong ito at tungkol po sa kaso niya. Ngayon po itong taong, sabi niya, ito daw po taong ito ay sila yung nag-handle ngayon na nasa lugar po sila ng Puerto Princesa sa Palawan. Ano, kaso niya ng estapa? Opo, ito po yun. Ngayon, nawo-worry po sila kasi nagbayad daw po yung mga estudyante ng halagang 54,000 kada estudyante at ang estudyante ay 29 na estudyante. Para ngayon, sa kanilang airfare tickets? Para sa kanilang airfare tickets? Ano po? Ano yun? In connection sa ticket din ito? Sa ticket. Opo, yun sa air ticket po niya kasi, yun na nga po, ang tagal na nga po na hindi na, nawala na po kasi, kumbaga parang nawala na kami ng pag-aasa, ngayon nga po meron nga pong isang sudyante. Kaya nga, Angelita, alam mo, ito yung napakagandang pagkakataon, ano, kung may warrant o pare siya na sinasabi mo at alam niyo kung nandun siya ngayon, maganda na maiparating kagad-agad natin sa local police para ma-arresto po siya kagad-agad. At ito rin po yung napakagandang pagkakataon, ano, na may mga nakikinig sa atin, marami nakikinig, lalo kahit dyan sa Palawan or Puerto Princesa, para maging aware yung mga naging biktima niya. Kung hindi pa nakakapagsampa ng kaso, ay ito yung pagkakataon na magsampa po sila ng kaso. At sa mga pwede pa niyang maging biktima, ay of course, ay magiging kwan sila ngayon. Aware. Yes. At of course, hindi sila makikipag-transact sa taong yan. Okay lang ba kung sabi mo kung sino yan? Para naman ang ating mga kababayan ay mawarningan. Sa kalokohan niya. May warrant na. Opo. Ang pangalan po niya is si Dowell. Hello. David. Sandali ha. Angie. Apo. Siguro okay lang ba? Baka naman tumakbo o magtago ano? Pasensya na po kami, hindi ko po masyado kasi may kasi nasa biyahe po ako ngayon. Makipag-communicate ka ngayon sa amin ano? Ngayon na, pwede mo bang paki-viber sa akin yung Opo, nakahanda na po lahat okay, po. Okay, may warrant ba tayo ngayon dito? Ngayon na daw. Opo, handa na po yung mga litrato niya noon at ngayon po. Ma'am, huwag niyo po ibababa yung linya. Sasaluhin kayo ng isang staff namin. Kukunin lahat ng detalye, ma'am, para po mapadampot na natin yung tao, ma'am, ha? Miss Angie? Apo. Oo, ha? Huwag niyo pong ibaba yung telepono. Kukunin po namin lahat ng detalye, ma'am. Papalakad na po natin yan since may warrant. Lalo na kung may magtuturo, ano, maganda. Yes. Opo. So, i-email or i-viber mo ngayon ang kanyang picture, warrant of arrest. At kung may magtuturo man kung nasan siya ngayon, ay tatawagan po natin ngayon, ora mismo, ang hepe ng pulisya dyan sa Palawan. Tama? Apo, salamat okay. po. Thank you, Miss Angie. Apo. Okay. Sir, speaking of ano, tawag dito. I-continue na po natin yung naputol nating usapan kanina, sir. Sir, kamusta na po yung ano natin, sir? Anti-drug sa campaign natin, sir. Yung anti-drug campaign has been a continuing or yung programa na to na nasimula ng ating presidente at sinimulan po ng ating former chief PNP, Police Director Ronald Bato de la Rosa, na kung saan ay nilunsad yung double barrel at tukhang. Kagaya ng sinabi ng ating presidente ay tuloy-tuloy, mas agresibo, ibig sabihin hindi po tayo hihinto at hindi po tayo mag-slow down sa laban sa droga. Nakita mo naman ang epekto ng double barrel at tukang ano, yes. Napakagandang programa para sa akin in my 30 years in service as police officer. Ito na po yung pinakamagandang programa ng Philippine National Police sa pakikipaglaban sa droga. Bakit? Bakit pinakamaganda? Kasi imagine, 160 plus thousand na ang nakakulong ngayon. Halos 10 times kumpara sa mga pinagsama-samang arestado noong mga nakaraang taon. At pangalawa,
meron po tayong higit 1 million na voluntaryong nag-surrender dahil sa Tok-Tok Hangyo or Katok at Pakiusap or yung kilalang kilala na word na tokhang na programa ng Philippine National Police. Mm-hmm. Sinimulan po yan ng ating former Chief PNP Police Director mm-hmm. General Ronald Bato de la Rosa at ang napakaganda ay talagang agresibo pang itinuloy-tuloy ng ating bagong Chief PNP mm-hmm. Police Director General Oscar Albayalde. Mm-hmm. Pangatlo, rason ay bumaba ang crime incidents wow. sa lahat ng sulok sa buong Pilipinas. May mga probinsya, may mga syudad, may mga bayan na bumaba ng 70% to 80% mm-hmm. ang crime incident. At papatunayan ko yan sa lalawigan ng Bataan. Dati, Bataan. Ko ang, kasi naging provincial director po ako doon. Ang Bataan pala ay ang first drug-free province sa buong Pilipinas, September 2016. Mm. Yan po yung naging first drug-free. Then, alam nyo, from 50 plus na crime incident every week, mm-hmm. naging single digit or less than 10 na po ang nangyayaring crime incident. Wow. So yan po yung naging epekto. So ibig sabihin, pagtahimik na ang isang lugar, wala na mga drug pushers and drug addicts, ay mas masaya nang nakakagala, nakakapamasyal at kampante ang ating mga kababayan. Mm-hmm. Of course, it will also entice business investors be our businessmen mm-hmm. to do their business here in the Philippines. Oo. And wala na rin po tayo sa top 5 na pinakadelikado na lugar sa mga media. Oo. Sa mga media killings, wala na rin po tayo. And sobrang okay ng balitang yun. Galing na din po yan kay Secretary Martin Andanar. At saka nakita mo naman yung last survey na I think 80 plus percent mm-hmm. Filipinos or out of 10 Filipinos, 8 ay kontento po sa war on drugs natin. Mm-hmm. Satisfied po sila. Okay. Sir, medyo nawala na tayo ng oras. Kulang na tayo ng oras ngayon. Kanina mahaba-haba pa. Oo, medyo na carried away tayo sa mga kaso. At dami pa namang gusto magpabati. Kaya, pero, sir, batiin nyo na po. Na siguro. Okay, batiin nyo okay, na, sir. Okay, kanina, siyempre, gusto kong batiin ang ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po yung ating mga OFW. Mm-hmm. Kasi yan ang hot topic natin at paboritong topic natin. Mm-hmm. At yan talaga, ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig sa buong mundo mm-hmm. ay talagang kailangan nila ng attention. Mm-hmm. Lalong-lalo malayo sila sa pamilya. Yes. Yes, yes. Para magkaroon po sila ng peace of mind. Nandiyan po yung tropang Pinoy sa Hong Kong sa wow. pamumuno po ni Marvin. Salamat Marvin, nagmo-monitor sila. Imagine hanggang Hong Kong po ay nakikinig po ang ating mga kababayan. Mm-hmm. Of course, si James Biloso, ang ating mga kaibigan dyan sa Quezon City ay nagpapabati rin. At of course, ang ating mga OFWs. Alam mo, babatiin ko ang aking mga anak na OFW. Ay, wow. Bukas, paalis po ulit sila. Oh. Dahil mga OFW din ang aking mga anak. Si Nicola at si Alexa. Ay, hello po. Of course, sa anak ko na rin na si Andy at ang aking may bahay na si Cherry Pie Sermonia. Wow. Ayun, love ayun. Your own. Okay. Sir, ako din po, pinapabati lang po ng isa naming staff na si Ranet ulit. Si Ranet, si L.A. Agapito. Happy viewing po kay Miss L.A. Agapito. Okay. Sir, ito po ang aming munting certificate of appreciation po. Galing po kay Mr. Raffy Tulfo, Police Senior Superintendent Rodel Sermonia, Director PNP Police Community Relations Group, DCRG, for his invaluable support to the cause of Wanted Sarajo in the name of public service, given this fourth day of January 2019 at TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayun po. Maraming salamat po, Ma'am Shari. Salamat, sir. Salamat. Roman? Yes po. of course, sa ating kaibigang matalik na si Kuya Raffy Tulfo. Yes po. At na-miss ko na rin po ang ating isa pang kaibigan na si Ma'am Nina Taduran. Yes, si ating Nina. Alam niyo, 2006 or 2007, mm-hmm. lagi po akong nagiging co-host dito. Yes. No? So it's more than 10 years already. Okay, opa. Walang palya, sir. Mamaya po sana, sir, andyan naman po si Ate Nina Taduran and gusto po niya sana kayo makita.
si Ate Nins. Anyway, mga kapatid, magbabalik na po si Idol Raffy Tulfo sa Lunes. Ayan po, after 3 weeks na mag-isa ako, puro guest co-host. Ayan na po, masasamahan na po tayo ni Idol Raffy Tulfo sa Lunes po, alas 2 hanggang alas 4. Dito po sa Wanted sa Roger End. Balik na rin po siya sa Aksyon sa Tanghali. Okay. Mga kapatid, magkarinigan po muli tayo sa Lunes. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Kasama po natin si General. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. At maraming salamat po sa Wanted sa Radyo. Lalong-lalo na po kay Kuya Raffy Tulfo at Ma'am Nina Tadura. And of course, sa iyo, Ma'am Shari yes, Roman. Po. Okay, magandang hapon po. And ingat po tayo. And God bless po.